Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat kami sa biyaya sa pagtawag mo sa amin mula sa maraming tao sa sanlibutan upang maligtas sa mga huling araw, iniwalay para sa kabanalan dito sa sanlibutan, tinutustusan at palaging pinapatnubayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng iyong salita upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban at kalwalhatian sa natitira naming buhay. Nagpapasalamat po kami sa oras na ito at sa pagkakataong makapagtipon upang luwalhatiin ka sa iyong biyaya, matuto ng iyong salita at makiisa sa iyong banal na kautusan sa Panginoon. Nagtitiwala po kami na kasama ka namin sa oras na ito. Gabayan at patnubayan mo po ang bawat isa sa amin at kaagad kaming hawakan ng iyong mahabaging kamay. Kung meron pong nakatagong kasalanan sa aming mga puso at sa aming pamumuhay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin, ituwid mo po kami sa pamagitan ng iyong salita at gabayan kami upang makapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos at huwag nang maging mga hangal muli, kundi ipamuhay ang aming natitirang buhay na naaangkop sa iyong banal na kalooban. Ang Panginoon nawa ang maging kasama namin at kumilos sa gitna ng mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan ng mga iglesia sa buong mundo upang sila ay matapang na makapagpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon at matupad ang dakilang gawain ng Diyos na tipunin ang maraming ligaw na kaluluwa sa Panginoon at dalhin sila sa kaligtasan. Pagalingin mo po ang mga may sakit at palakasin mo po ang mga mahina sa pamagitan ng iyong salita at ng kamay ng iyong kapangyarihan upang makatayo silang walang kahihiyan sa harap ng mga kalwalhatian o sa harap ng iyong kalwalhatian na malapit nang mangyari. Panginoon na nagbigay sa amin ng salita ng aming kinakailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, ipahintulot mo po na ang oras na ito ay maging pagkakataon namin upang makilala, malaman at maunawaan ang iyong banal na kalooban at ang salita na nais mong ipaunawa sa amin. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Hanapin po natin sa ating mga Biblia, Mateo chapter 5. Basahin po natin Mateo chapter 5, verse 9 hanggang 12. Mateo chapter 5 po, simula verse 9 hanggang 12. Sama-sama po natin itong basahin ng marahan. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusi dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalay tinuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Hanggang dito po. Ang panahon ay biglang naging mas mainit at sinasabi ng mga tao na yung mga butil ay mas mabilis mahinog kapag mainit. Dumarana sa mga Kristiyano ng maraming mga kahirapan at kapigatian habang sila ay nabubuhay sa mundong ito upang ang kanilang pananampalataya ay maging pino at sakdal at maging isang bunga na karapat-dapat pumasok sa kaharian ng Diyos. Ipinagpapatuloy po natin yung paksa tungkol sa mapapalad na inilarawan ni Jesus sa Mateo chapter 5. Ngayon, pag-aralan po natin yung huli sa walong mapapalad na binanggit ng Panginoon sa Mateo chapter 5. Doon sa verse 10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Siyempre po, ito ay tumutukoy sa mga Kristiyanong ligtas.
bago tayo maligtas, tayo lahat ay hindi matuwid. Tumalakad sa kasalanan at karapat-dapat sa puot at katulad ng Diyos. Ngayonpaman, iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya at sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang biyaya, tayo ay itinuring na ganap. Isang bagay ang mapatawad. Ngunit, ibang bagay naman yung maging matuwid. Isipin po ninyo ang isang taong gumawa ng karumal-dumal na krimen at nahatulang mamatay gayunpaman pinawalang sala ng isang sugo. Ang taong iyon ngayon ay malaya na mula sa parusa para dun sa kasalanan. Ngunit, tinitingnan siya ng mga tao at sinasabi, ex-convict yan. Maaari siyang magkaroon ng marka bilang isang ex-convict. Ngunit, sabi natin, siya'y makalaya at bigyan siya ng presidente ng karangalan. Hindi na siya kutyain dahil sa isang karangalan, kahit na 1 or 5 stars lang yon. Ang ibig ko pong sabihin ay, ang isang tao ay nahatulan ng kamatayan at pagkalaya niya, inilagay siya sa isang hindi kapani-paniwalang posisyon. Sinong hindi gagalang sa kanya? Tayo ay mapapahamak ng walang hanggan, ngunit namatay si Jesus sa krus sa halip na tayo at hindi lamang inalis ang ating mga kasalanan magpakilanman, kundi kanyang tinawag ang sumasampalataya na matuwid. Ang matuwid ay nangangahulugang titingnan ka ng Diyos na parang hindi ka nagkasala kailanman. Sinasabi sa Roma 5:19 sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan yun, ang marami ay naging mga makasalanan gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, yun ay si Jesus, ang marami ay magiging mga matuwid. Tayo ay makasalanan na mula pa sa pagkapanganak mula kay Adan kahit na hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan. Ngayon, kay Jesus, hindi lamang napatawad ang ating mga kasalanan, ngunit tayo'y ginawang matuwid. Ito ay ganap na pagbabago sa ating tadhana. Nagpapasalamat tayo na napatawad na ang ating mga kasalanan at hindi na tayo mapupunta sa impyerno, kundi tinawag din tayo bilang matuwid. Bilang matuwid, ibinigay niya sa atin ang katwiran na sinunod ni Jesus ang ginawa at ginawa tayong matuwid. Kaya nga dun sa 2 Korinto, chapter 5, verse 21, si Jesus ang siyang nakakilala o si Jesus yung hindi nakakakilala ng kasalanan. Sa pamagitan ng pagpasan ng ating mga kasalanan sa Kanya, naging miserableng makasalanan si Jesus na umako ng kasalanan ng sanlibutan. Sinabi dun sa Isaiah 53:6, na ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Naging miserableng makasalanan si Jesus dahil inako niya ang lahat nating mga kasalanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ay naging katubusan sa kasalanan dahil inako niya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya namatay siya sa krus sa halip na tayo. Pinasan yung ating mga kasalanan kahit na hindi siya nakakikilala ng kasalanan. Sa isang salita, si Jesus ay hinatulan sa halip na tayo. Bakit niya ginawa iyon? 2 Korinto 5:21, upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Maging katuwiran ng Diyos. Ang lahat nating kasalanan ay inalis ni Jesus. Siya ay namatay at muling nabuhay upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Kaya nga doon sa Roma 4:25, ibinigay tayo sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos ni Jesus na namatay doon sa krus ang ating mga kasalanan magpakailanman at tinari tayong ganap ni Jesus na siyang muling nabuhay. Ang Jesus na nabuhay muli ang ating katuwiran. Si Jesus ay isang taong walang anumang kasalanan ay iningatan niya ang lahat ng kautusan. Isa siyang matuwid na tao. Kaya kay Jesus,
tayo'y naging katuwiran ng Diyos. Bakit hindi na lang iniligtas ang mga makasalanan at pinatawad ang kanilang mga kasalanan magpakailanman, kundi ginawa pa silang mga matuwid? Ito'y upang mamuhay tayong matuwid. Dahil ipinanganak tayong makasalanan kay Adan at namana natin ang lahat ng likas na kasalanan na meron si Adan at ang ating buong buhay ay puno ng kasalanan. Ngayon, hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon at basta na lamang tayo iniwan. Ngunit, binigyan tayo ng buhay ni Kristo, pag-ibig ni Kristo at ang Espiritu ni Kristo. Ang Espiritu ni Kristo ay ang Espiritu Santo at o yung banal na Espiritu. Yung Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Kristo. Ang puso ni Kristo ay nagsimula sa loob natin. Ang mga taong naligtas ay mayroon pa rin lumang pagkatao, ngunit isang bagong pagkatao ang nagpasimula. Ang Panginoon sa loob natin ay humihimok ng ating mga puso araw-araw at tinutulungan tayong ibigin ang Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayong matuwid na ako, kailangan kong mamuhay ng matuwid upang ito ang maging katuwiran ng Diyos. Tayo ay mga taong matuwid at kasabay nito, ang matuwid na mga tao ay dapat mamuhay ng matuwid. Kaya pagkatapos nating maligtas, iniligtas tayo ng Diyos at ginawa tayong matuwid upang tayo ay mamuhay ng matuwid. Kaya nga doon sa 1 Juan chapter 2 verse 29, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Nangangahulugan po ito na yung mga ipinanganak ng Diyos ay namumuhay ng matuwid. Ngayong naligtas na tayo, tayo ay naging matuwid kay Kristo at binigyan tayo ng Panginoon ng puso, pagkatao at kakayahang mamuhay ng matuwid at gawin ang kalooban ng Diyos. Ito ay isang napakahalagang usapin. Ligtas na tayo o ligtas na ako. Ang aking mga kasalanan ay pinatawad na. Ako ay inaringga na. Sa halip na magsaya lamang ang isang taong matuwid, ay dapat na ngayong mamuhay tulad ng isang taong matuwid. May kasabihan, with grace comes testing, and with character comes persecution. Sa chapter 3, dun sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, nang magsimula si Jesus ng kanyang ministeryo pagkatapos ng 30 years ng kanyang pribadong buhay, siya ay binautismohan ni Juan na tagapagbautismo doon sa ilog ng Jordan. Nang si Jesus ay pumunta sa tubig, nabautismohan at umahon sa isang pagpapahayag ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay doon sa krus. At ang pintuan ng langit ay nabuksan. Sa katunayan, para kay Jesus, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Sa palagay ko ay hindi kailangan ni Jesus ang tinig ng Diyos, hindi po ba? Kapantay kasi ni Jesus ang Diyos, bugtong na anak ng Diyos at minamahal na anak. Nang si Jesus ay pumunta sa tubig at nabautismuhan, siya ay umahon mula sa tubig. Isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa lahat ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaya nga, dun sa Roma chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tapagmana ng Diyos. Ang isang taong naligtas ay naging tagapagmana ng Diyos at isang anak na kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin ay tagapagmana ng Diyos. Ngayon ay meron na tayong banal na Espiritu. Nakatanggap tayo ng katibayan na tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos at nakinalulugdan niya. Dun sa Mateo chapter 4, pagkatapos mabautismohan ni Jesus sa ilog Jordan, siya ay pumunta sa ilang. Siya ay 40 araw at 40 gabi na nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Ang Panginoon ay labis na napagod at nagutom at tinukso ng Diablo ang Panginoon. Sinabi sa kanya, kung ikaw ay ang anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? Bakit ka nahihirapan?
May kapangyarihan ka. Maaari mong utusan ang batong ito na maging isang tinapay. Maaari kang gumawa ng tinapay at kainin nito. Bakit ka nagdurusa at lubhang nahihirapan? Kahit na ikaw ay anak ng Diyos at may kapangyarihan. Ito yung unang tukso ng Diablo. Kung isipin natin ay maaari niyang sabihin, tama, ako ang anak ng Diyos at mayroon akong kapangyarihan. Ngunit sa walang dahilan ay nagugutom ako ngayon. Kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. May isang kasabihan mula kay Jesus na hindi ba ang isang bato ay maaring maging isang piraso ng tinapay? Ang Diyos ay kayang gumawa ng isang bagay mula sa wala. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumababa sa bibig ng Diyos. Mayroon higit na mahalagang bagay kaysa pagkain at kabuhayan at ang buhay na pagsunod sa salita ng Diyos ay dapat nating maging pagkain. Sa chapter 4 ng Ebanghelyo ayon kay Juan, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Sinabi ng Panginoon na ang maraming kaalaman sa Biblia ay pagkain, ngunit ang pagsunod sa mga salita nito ay ang pagkain. Ang napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng tatlong pagsubok. Napagtagumpayan niya po ito. Ito yung tukso ng Diablo. Dahil ang ninuno ng lahat ng tao na si Adan ay nahulog sa tukso ng Diablo. Pinahintulot ng Diyos ang pagsubok na ito. Kahit na yung Diablo ay hindi maaring gumawa o gumalaw ng walang pahintulot ng Diyos. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos na subukin ng Diablo si Adan? Ang layunin ay ang paglikha ng tao ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan tulad ng Diyos at makapunta sa kaharian ng Diyos at makamit ang walang hanggang kalwalhatian kasama ng Diyos. Bago mangyari yon, kailangan pumasa si Adan sa isang pagsubok. Kung gaano kahalaga yung posisyon, kung gaano ito kamaluwalhati, higit na kailangan niyang makapasa sa pagsubok, kailangan din niyang maging kwalipikado. Kaya yung unang pagsubok, tinukso ng Diablo si Adan laban sa salita ng Diyos at ang Diyos. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka. Kaya naman si Adan ay hindi namatay dahil dun sa bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na mayroong lason. Hindi po. Namatay siya dahil sumuway siya sa salita ng Diyos at nakinig sa mga salita ng Diablo. Sinabi ng Diablo, kumain ka, hindi ka mamamatay. Ngunit nabigo si Adan sa unang pagsubok. Ang kanyang asawang si Eva ay kumain muna ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama at dinala ito sa kanya. Kaya sa tingin ko ay kinuha ito ni Adan dahil mahina ang kanyang puso. Gayunpaman, pumagsak siya sa kanyang unang pagsubok. Nawalan siya ng komunikasyon sa Diyos, siya ay pinalaya sa halamanan ng Eden at ang pagpapaalis mula sa halamanan ng Eden ay isang larawan ng pagiging disqualified mula sa walang hanggang langit. At lahat ng tao ay naging makasalanan kay Adan at ang Diablo na sumubok kay Adan ay kumikilos sa lahat ng makasalanang ipinanganak kay Adan. Ngunit dahil si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan mula kay Adan, kailangan ni Jesus na mapagtagumpayan ang tukso ni Satanas bilang kinatawan ng mga tao bago niya gawin yung gawain ng kaligtasan. Iyan yung dahilan kung bakit sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagdaig sa tukso ni Satanas. Sa Hebreo 2:18, sinabi ni Jesus palibhasay, nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Si Jesus ay tinukso rin ni Satanas bilang isang taong may laman. Gayunpaman, napagtagumpayan ni Jesus yung tukso. Tulad ng mga paano niya napagtagumpayan ng tukso, tinutukso rin ni Satanas ang isang taong ligtas. Bagamat hindi niya magagawang makaagaw ng ating kaligtasan, patuloy na ginagawa ni Satanas na tuksohin upang hadlangan yung ating buhay Kristiyano. Ngunit sinasabing tinutulungan ng Panginoon yung mga tinutukso. Ang ating Panginoon ay hindi lamang nagliligtas sa atin, kundi tumutulong din sa ating mga kahinaan. Kaya nga, siya yung tumutulong sa atin na malampasan ang tukso sa tuwing tayo ay tinutukso ni Satanas.
Kaya kung tinitingnan natin sa unang Juan chapter 5 verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ang ipinanganak ng Diyos ay ang mga naligtas, at ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Anong ibig sabihin ng pagtatagumpay o pagtatagumpayan ng sanlibutan? Ang mundong ito ay puno ng krimen. Ito ay isang mundong pinamumunuan ni Satanas. Sinasabing si Satanas ang hari ng mundong ito. Ngunit nang tayo ay naligtas sa pagtagumpayan tayo o nagtagumpay tayo mula rito sa kabila ng pamumuhay sa mundong ito na puno ng mga kasalanan. Ito yung pagtatagumpay na madaig si Satanas ang may hawak ng kapangyarihan ng sanlibutan at gawin natin yung kalooban ng Diyos. Ang Panginoon na sa atin ay nagligtas ay tumutulong sa atin. Hindi lamang tayo naligtas, ngunit dinaig din natin ang sanlibutan kapag tayo ay may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na tumulong sa atin. Tinutulungan niya tayong magpagtagumpayan yung lahat ng mga kasinungalingan at kasalanan ng sanlibutan. Sinabi niya na tutulungan niya tayong manalo. Ang ating pakikipagdiugma ay kay Satanas at nagsimulang matapos nating maligtas. Nagsimula po ito nung tayo ay naligtas. Dapat na tayo ay manalo bilang taong ligtas. Kaya nga, dun sa unang Juan chapter 5 verse 19, sinasabi, alam natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Silang mga naligtas ay pinalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas at naging tayo ay sa Diyos. Tayo ay pagmamay-ari na ng Diyos. Ngunit ang buong sanlibutan ay nasa mga kamay ng masama, ang Diablo. Ngayon, napakalaki ng puwersa ng kasamaan dito sa sanlibutan. Yung sanlibutan, alam niyo po, ito ay puno ng kasalanan. Tayo ngayon ay naligtas mula rito at naging kabilang sa mga naipanganak ng Diyos at mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Gayunpaman, dapat nating labanan at mapagtagumpayan ang puwersa ng demonyo. Ang mabuhay dito sa sanlibutan ay pakikipagdigma laban sa demonyo na siyang may hawak ng kapangyarihan ng sanlibutan, pakikipagdigma. Sa digmaan, di ba? Kung manalo ka sa kaaway, ikaw ay magiging mananakop. At kung ikaw naman ay matalo, ikaw ay magiging alipin ng iyong kaaway. Tama po ba? Silang mga naligtas ay nabubuhay noon sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Ngunit ngayon, ay magagawa na nilang makipaglaban sa kapangyarihan ng demonyo na may hawak ng kapangyarihan ng sanlibutan. Ngayon, meron tayo nitong digmaan. Meron tayong ganitong digmaan. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 16, verse 33, sinasabi, sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Tinaik ko na ang sanlibutan. Si Jesus ay bumaba dito sa sanlibutan mula sa maluwalhating trono at sa oras ng isinilang si Jesus, nagpadala si Haring Herodes ng mga kawal upang ipapatay ang sanggol na si Jesus sa Bethlehem. At pinapatay niya yung mga batang may gulang na 2 taon pababa. Kung hindi siya prinotektahan ng Diyos, maari siyang mamatay sa mga oras na iyon. Tumakas sila patungo sa Ehipto hanggang sa mamatay si Herodes at siya ay nagbalik. Mula pa nang si Jesus ay isilang, ang demonyo ay sumasalungat na sa kanya. Patuloy na sinusundan ng demonyo si Jesus hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Kanyang inuusig at sinalungat si Jesus. Nangangahulugan ito na hindi lamang si Jesus ang dumanas ng ganitong pag-uusig at pagdurusa, kundi maging ang lahat na mga naligtas kay Jesus ay tiyak na sumasa ilalim rin ng pagdurusa, pag-uusig at kapighatian. Sabi sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Si Jesus ay humarap sa maraming kapighatian, ngunit kanya itong nadaig sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi po ba? Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, tinaig ko na ang sanlibutan. Sinasabi rito na ang Panginoon na
nanadaig ang sanlibutan ay kasama natin upang atin din itong madaig. Kaya wala tayong dapat katakutan. Ngayon, mula dun sa Mateo chapter 5, verse 3 hanggang 9, napag-aralan natin ang salita patungkol sa mapalad hanggang noong nakaraan. Una, Mateo 5:3 hanggang 4, mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga naapis sapagkat sila ay aaliwin. Ang pagiging dukha sa espiritu ay nangangahulugan na dumating tayong hubad dito sa sanlibutan at naunawaan na ang buhay ay panandalian lamang. Kung saan dumating tayong walang dala, aalis din tayong walang dala. Iyon ay nalalaman ng mga dukha sa espiritu. Ngunit sa mundong ito, kung saan dumating ang tao sa, na walang dahala, ang kanilang mga ninanasa ay walang katapusan. Na parabang nilalaman na sila ng buong sanlibutan. Kahit na aalis silang walang dala pagdating ng panahon, bagamat dumarating tayong walang dala, dapat natanggapin ng ating mga kaluluwa ang buhay ng Diyos patungo sa langit. Kaya nga dun sa unang Pedro, chapter 1, verse 24, sapagkat lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakilanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipangaral sa inyo. Ang mundong ito at ang lahat nitong pagnanasa ay lilipas. Ang lahat ng ito ay magwawakas. Bagamat nabubuhay tayo dito sa mundo, ang ating buhay dito ay malapit nang magwakas. Hindi ito panghabang buhay, ito ay para lamang sa isang panaginip. Gayunpaman, ang tao ay maasa na mabuhay ng daan-daan o libo-libo pang mga taon, ngunit hindi ito totoo. Kaya nga dun sa mga awit, chapter 90, sinasabing, "At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Na gayang buntong hininga ang aming mga taon ay nawawasak. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang." Opo, ang mga may hirap ay may mga sariling alalahanin at ang mga mayayaman ay mayroon ding sariling alalahanin. At sa paglipas ng panahon, sila ay magkakasakit at kanilang sasabihin, "O Diyos ko!" At pagkatapos sila ay mamamatay. Ito ay mabuti kung hanggang dito lamang, pero yung problema ay ang walang hanggang pagkawasa ay naghihintay sa kanila. Subalit, iniligtas tayo ng Diyos mula rito. Hindi tayo nabubuhay ng sandaling panahon para mabuhay ng ayon dito sa mundo, ngunit ang mabuhay sa mundong ito ay ang ng ilang dekada ay para lamang sa paghahanda sa pagpasok sa walang hanggang mundo. Kaya nga, gaano nga tayo palad na maligtas at magkaroon ng pag-asa na makapasok sa langit. Hindi lang tayo basta naligtas. Malapit na tayong tumayo sa harapan ng Panginoon na dapat na walang kahiyan at walang hanggang kalwalhatian ng ating matanggap na nakadepende kung paano mamuhay pagkatapos na maligtas. Tayo ay nabubuhay. Tama po, nabubuhay tayo para dito. Kaya nga doon sa Mateo chapter 5 verse 3 hanggang 9, silang mga dukha sa espiritu, silang mga nahapis dahil sa kasalanan yun ay aaliwin, ang ibig sabihin nito ay pagtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunpaman, ang katotohanan na ang pagpapakumbaba ay mapapalad at nangangahulugan na matapos maligtas, ang taong tahimik na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay tinatawag na taong mapagpakumbaba. Tapos, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ibig sabihin nito, pagkakalooban niya tayo ng walang hanggang mana. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Nagugutom po ba at nauuhaw kayo? Liban kayo nag-diet, syempre. Ako, nagutom na talaga ako kasi wala akong makain. At nauuhaw na ako ng napakatindi. Nangyari po ito sa akin. Ang nasa isip ko lamang ay tubig. Yung magutom at mauhaw sa katwiran ay nangangahulugan ng paghahangad ng katwiran ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban, tulad ng taong gutom at uhaw na naghahangad ng pagkain.
Yung talatang sapagkat sila ay bubusugin ay nangangahulugan na bubusugin ng Diyos, hindi lamang ng espiritual na biyaya, kundi maging ng pisikal, sila ng mga nagugutom, nauuhaw at naghahangad ng katuwiran. Bubusugin ng Diyos ang tiyan ng mga matuwid. Kung nalalaman mo ito, ito ay talagang kapaki-pakinabang. Nananampalataya tayo na tayo ay naligtas at sa pagdating ng Panginoon, tayo ay kanyang dadalhin sa kanyang kaharian. Ngunit hindi ko alam bakit ng tao ay hindi naniniwala na ang Panginoon ay naroon sa kanilang buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ito pinaniniwalaan. Sa Mateo 10:30, sinabi ng Diyos, "At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat." Nalalaman ng Diyos yung lahat ng ating sitwasyon, higit kaysa sa nalalaman natin. Kaya nga, dun sa kanta, "But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day." Ang Diyos na ating inaasahan ay nakilala ako ng higit kaysa sa pagkakilala ko sa aking sarili. Nalalaman niyang tiyak na ang Diyos ay palaging tayong iniingatan. Ang Panginoon ay patuloy na bubusugin ang ating mga kaluluwa ng kanyang espiritual na biyaya at siya rin ang magbibigay kung ano ang kailangan ng ating laman. Ibinibigay ng Diyos kung ano yung ating kailangan sa bawat oras. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Kristiyano ay malaya na mula sa mga kahirapan at komportable na silang mamumuhay dito. Binibigyan niya tayo ng pagdurusa para sa ating pakinabang. Kaya mayroong mga taong gutom at uhaw sa katwiran. Mapapalad ang mga mahabagin. Dahil tayo mismo ay tumanggap ng habag mula sa Diyos at tumanggap ng walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan, tayo din naman ay magkakaroon ng habag sa iba. Gaya ng Panginoon na nahabag sa akin, dapat din akong mahabag sa iba. Kahabagan silang mga hindi paligtas at mahabag sa mga may hina. Kung naawa ako sa taong nakagawa sa akin ng mali, ibig sabihin, pinatatawad ko na siya. Kagaya ng Panginoon na naawa sa akin. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Ang makaramdam ng awa ay ang mahabag. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Ibig sabihin na kung patatawarin ko ang iba, patatawarin din ako ng Diyos. At kung kaawaan ko ang mahina, tutulungan din ako ng Diyos kapag ako ay mahina. Kung maawa tayo sa iba, nakatanggap tayo ng awa mula sa Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pagkatapos nating maligtas, ang ating puso ay dapat na mas maging malinis sa pamagitan ng salita na Espiritu Santo. Kung gayon, ang ating espiritual na mata ay liliwanag. Kung merong kasalanan sa ating puso, ang mata ng ating espiritu ay didilim. Kaya nga, sinasabi doon sa Efeso chapter 1, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Kung mayroong kasalanan sa ating puso, ito'y parang tinatakban natin yung ating mata at ang ating paningin sa Diyos ay nagiging madilim. Kahit na basahin ko yung Biblia, hindi ko ito maintindihan. Kahit na makinig ako sa salita, parang nagiging madilim at hindi ko maunawaan ang mga ito. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa espiritual na mundo, makikita natin ang Diyos at walang hanggang mundo. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa iba't ibang lugar. Sinabi ng isa, "Pastor, ngayon ay talagang nahipo ang aking puso nang marinig ko ang salitang mapagpayapa." Sa tingin ko ay nasabi niya yun dahil hindi siya masyado mapagpayapa. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang pastor, diakono, at sa iba pang mga tao na hindi lang ako ang nakaramdam ng ganito. Pinag-iisipan natin, lamang natin ang kapayapaan sa Diyos, subalit hindi natin iniisip ang tungkol sa kapayapaan sa pamagitan ng nating mga ligtas. Gaanong payapa ba ang meron sa pagitan ng mga ligtas? Anong ibig sabihin ito? Ang pagiging isa ay kapayapaan. Walang dalawang makasalanan ang nagiging isa.
Lahat ay umaalis sa Diyos at nagtutungo sa kanyang sariling daan. Sinusubukan ng asawang lalaki at babae ang maging isa dahil ito ang talagang kinakailangan, subalit napakahirap ang maging isa. Nang tayo ay maligtas, tayo ay naging isa sa Panginoon. Ganyan ang nagawa ng kapayapaan. Nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos dahil sa kanyang dugo doon sa krus. Tayo na mga kaaway ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ay ang kaligtasan, tama po ba? At silang naligtas ay dapat na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila. At maging sa mga hindi paligtas, dapat na iwaksi ang awayan. Tanggalin ang pagkagalit sa kanila at magkaroon ng pusong naaawa sa kanila. Ang mga ligtas na brothers at sisters ay mga anak ng isang Diyos Ama at mayroong magkakaparehas na pananampalataya at pag-asa at pumunta sa langit at mabuhay na magkakasama magpakailanman. Kaya hindi tama na kapuotan, makipag-away at uminit ang ating mukha sa isa't isa dahil sa maliit na problema sa mundong ito. Maraming mga salita sa Biblia patungkol sa kapayapaan sa ating sarili. Sinabi ng Diyos na dapat tayong makipagkasundo. Merong kasabihan na ang pagsubok na ayusin ang sungay ng baka ang papatay sa kanya. Merong isang baka na kung saan yung isang sungay nito ay nakabaluktot ng kaunti ng ganito. Kung sinusubukan ng may-ari na puwersahang ayusin yung nakabaluktot na sungay ng baka, ito yung mamamatay. Kahit na siya ay hindi gaano katapat, hindi ito malaking bagay. Huwag masyadong ituon ang puso doon, kundi maghintay na magkaroon siya ng mapagmahal na puso. Huwag tayong magsalita ng walang ingat o kapuotan ng isa't isa. Ito yung sumisira sa kaayusan ng church at ginagawang hindi mabuti ang paligid ng church. Dahil kapag ang isang tao sa church ay nagsalita ng hindi maganda sa iba, napapansin to ng iba, tama po ba? Yung brothers at sisters sa church ay may kanya-kanyang kahinaan, subalit marami rin silang kalakasan. Minamahal nila ang Panginoon, nabubuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon, nangangaral ng ebanghelyo at naglilingkod. Marami silang kalakasan, subalit kung titignan lang natin ang kanilang kahinaan, maling pag-isipan ito, kaya dapat nating tanggalin ang ganitong pag-iisip. Ang Diyos ay minamahal tayo at nagtitiis, kaya dapat nating mahalin ang mga kapatiran ng kagaya ng puso ng Diyos. Kahit sa mga hindi paligtas, ang Panginoon ay matiyagang naghihintay. Ang isang mahabang araw ay kagaya ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay parang 1 araw lamang. Sa mga ligtas na, kahit na tayo ay kumikilos ng may kakulitan bilang mga anak ng Diyos, ang Panginoon ay nagtiyaga. Ang pag-ibig ay matiisin. Gaano katagal, gaano kahaba ang patuloy na pagtitiis? Sa Efeso chapter 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatini ang pagkakaisa ng Espiritu sa pagbuklod ng kapayapaan. Bakit? Ang pagkakaisa ay mahirap makamit. Hindi tayo dapat magkaroon ng masamang pag-iisip sa isa't isa. Dapat nating laging alalahanin na tayo'y meron ding kahinaan, kaya dapat lagi tayong merong habag at pagpapatawad sa kahinaan at pagkakamali ng bawat isa kagaya ng puso ng Diyos. Tama po? Napakaraming malalaki at mabubuting bagay, subalit bakit mas tinitignan natin yung maliliit? Nagugustuhan kasi ito ng demonyo. Kapag yung ating puso ay watak-watak, ang mga taong ligtas ay manghihina sa kanilang pananampalataya at hindi nila magagawang ipangaral ang ebanghelyo sapagkat sila ay nililin lang ng demonyo. Ang gawain ng demonyo ay pagwatak-watakin tayo. May isang brother na may sinabi sa iyo, tapos yung isang sister din naman may sinabi sa iyo. Ang taong ito'y patuloy na magdaragdag ng mga maliliit na detalye na para makapagsabi pa. Pagkatapos, sila ay magpapatuloy sa ganito. Yung demonyo ay patuloy na pinaghihiwalay tayo. Pinaghihiwalay niya ang Diyos at ang tao. Pinaghihiwalay din niya ang mga tao. Sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sa pagpapasa ng isang dokumento upang maging tagapaglingkod, yung pinuno ay babasahin ito. Tapos,
iintindihin niya yung dokumento. Pagkatapos nun, pag nabasa niya ito, tatataka ng kanyang pagsang-ayon o pag-aproba. Yung taong ito ay dumaraan sa maraming proseso at ngayon tatawagin na siya bilang peacemaker o tagapagpayapa. Mayroong selyo iyon ng anak ng Diyos na nakatatak. Kung ang sinuman na hindi magiging tagapagpayapa, ibig sabihin niya na hindi siya kwalipikado na maging anak ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Hindi ito katanggap-tanggap. Dapat tayong magsisi. Doon sa Mateo chapter 12 verse 13, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Ang Panginoon ang nagtitipon sa atin. Nagtitipon. Kapag yung mga magulang ay may maraming anak, ang kanilang mukha ay magkakaiba at ang kanilang ugali rin ay magkakaiba. Marami silang pagkakaiba, subalit sila'y magkakapatid pa rin. Ang mga magulang ay tinatanggap, minamahal at ginagabayan sila. Napakasakit para sa magulang na makita ang kanilang mga anak na nag-aaway at magkakahiwalay. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Tayo ay tinipo ng Panginoon na nakakalat kahit na ang ating mga puso ay hindi iisa. Ang Espiritu Santo yung nagbubuklod po sa atin. Espiritu Santo, hindi natin dapat wasakin ang pinag-isa ng Diyos. Hindi niya sinabing sikapin nating maging isa kundi pinoproteksyonan ang mga naging isa. Dapat natin itong protektahan na may katapatan. Kung hindi, tayo ay magiging isang lingkod na nagtitipon sa Panginoon at makakasakit tayo. Ang pitong bagay na ito ay napakahalaga. May pitong katangian ng mga Kristiyano. Pag-aaralan natin ito ngayon. Mapalad yung mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Subalit, bakit sinasabi na kanila ang kaharian ng langit? Bago yan, ay mapalad ang mga inuusig. Sinasabi nito na ang tao na mayroong ganitong katangian upang makapasok sa langit. Dapat na malaman ng mga ligtas kung sila sila'y nahihirapan. Ang maunawaan nating mapapahamak ang ating buhay kagaya ng kung paanong tayo'y wala at aalis ng wala o kaya'y makakakita ng nakakaawang bagay sa isang senyales ng dukhang espiritu. Kaya ang taong nagligtas sa atin ay isang taong mayaman. Kaya nga sinabi ni Pablo, gaya ng walang pag-aari, kayo may meron ng lahat ng bagay. Ang Diyos ay ang aking ama na nagligtas sa akin at ang langit ay ang aking tahanan. Ang walang hanggang buhay at pagpapala ay nasa akin. Ikaw, gaano ka kayaman? Ang isang taong ligtas ay hindi ba mayaman? Tingnan natin ang mangyayari sa susunod na buhay. Ang mapapalad ay ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. At may ibang kahulugan kumpara sa mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa simula, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo na magkaroon ng ganong katangian upang maligtas at magkaroon ng pagpapala para sa atin mga dukha. Ang makasalanang mawawasak ay nagnanais sa mundong ito. Bakit hindi naliligtas yung mga tao po? Dahil napakalaki ng kanilang pagnanais sa mundong ito. Kahit na mamatay na bukas, kagaya ng isang presidente ng kumpanya. Sinabi niya sa kanyang anak na may sakit, bumili ka ng mga lupa, tataas ang value nito pagkalipas ng ilang panahon. Narinig ko talaga ito. Nag-evangelize po ako sa iba't ibang mga may-ari ng korporasyon at ang hirap nilang maligtas. Napakarami nilang ninanais sa mundong ito. Sa kabilang banda, may puso tayong naghahangad sa biyaya ng Panginoon, subalit ang ating pansariling interes ang humahadlang dito. Kaya ano ang mangyayari? Anyway, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mayroong pitong espiritual na katangian ng mga taong pupunta sa langit. Ito yung katangian ng mga Kristiyano.
kaya sila'y kwalipikadong makapunta sa langit. Ang katotohanan ng meron tayong ganitong katangian ay meron tayong pagnanais na makapunta sa langit. Itong pitong bagay na ito ay nagtuturo sa atin ng pitong katangian ng pagiging Kristiyano. Tayo ay kwalipikado na makapunta sa langit. Kaya siya ay pinarurusahan sa kanyang pagiging matuwid. Nung una, siya ay magagalitin. At hukuman na sana siya ng Diyos dahil sa paggawa ng krimen. Subalit, ngayon, siya ay naligtas na. Siya ay pinarurusahan sa pagiging matuwid kung saan nakikita ang katwiran ni Kristo. Sa pagpunta ni Jesus dito sa mundo, siya ay nakatanggap ng pagtatangis at paghihirap. Siya ay sinaktan ng mga Israelitang pinili ng Panginoon at siya ay namatay sa krus. Kaya ipinahintulot ng Panginoon ang paghihirap sa mga taong ligtas. Dapat natin itong malaman. Kung titingnan natin doon sa 1 Pedro chapter 3 verse 17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaya magdusa tayo dahil sa paggawa ng masama. Kaysa doon sa paggawa ng masama. Ang pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti ay kalooban ng Diyos. Ano ang silbi ng kasalanan at paghihirap? Para sa atin, ang sino mang gumawa ng mabuti at matuwid habang pinaghihirapan at tumatangis ay kalooban ng Diyos. Hindi natin maiwasan yung paghihirap para sa ating Panginoon bilang mga Kristiyano. Dapat natin itong malaman. Sa tingin ninyo ba ay mas magiging maayos at komportable tayo pagkatapos nating maligtas? Ipinapahintulot ng Panginoon ang paghihirap sa ating katawan na hindi pinoprotektahan ang kaluluwa. Dapat natin itong malaman. Sinasabi dun sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang mabuhay ng may kabanalan, ibig sabihin ay maglingkod sa Diyos. Mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at daranas ng pag-uusig. Ang mga tao sa mundong ito ay kinapupuotan ng mga Kristiyano, subalit si Kristo ay namatay para sa makasalanan. Alam niyo, ang mundong ito ay masama, makasalanan, at mapaghiganting henerasyon. Kaya mga Kristiyano ay dapat nahiwalay dito at mabuhay ng may kabanalan, subalit si Kristo ay namatay para sa mga makasalanang ito at ang makasalanang ito ay naligtas na at kaya nga iniligtas niya sila upang mabuhay ng may kabanalan. Lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, sila ay daranas ng pag-uusig. Doon sa 1 Pedro chapter 4 verse 4, hindi ko na bubuklatin yung Biblia para makatipid po tayo ng oras, ha? Kaya bibigkasin ko na lang ito, sinasabi, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan kaya kayo'y nilalait nila. Dahil kapag kasama mo yung mga kaibigan mo at nagiinuman, nagkukwentuhan ng mga hindi magandang bagay at nabubuhay ng masama at sa huli naligtas ka at ikaw ay magiging ganito. Ah, hindi na ako uminom kapag niyaya ka nila. Ba't ayaw mo bang uminom? Kasi may gamot na akong iniinom. Yun ang sasabihin mo. Anong gamot ang iniinom mo? Ah, yung bagong tipan at lumang tipan. Ah, isa ka ng baliw kay Jesus, sasabihin nila. Hindi mo alam kung gaano kanila kinapupuotan, kaya't bubuhusan kanila sa ulo. Kapupuotan kanila, subalit huwag kang sumuko. Kaya kapag nakikita nilang hindi ka na gumagawa, yung hindi ka na gumagaya sa kanila, iisipin nilang kakaiba ka. Sisiraan kanila? Oo, talaga po. May isang nakakatawang kwento tungkol dun sa unggoy. Opo. Ayan. Meron pong ganyan pa nga pangyayari. Nung tayo ay hindi na gumagawa dun sa mga dati nating ginagawa. Opo.
may isang lugar kung saan ay mayroong mga unggoy. Doon sa lugar na yon, yung unggoy doon ay isa lamang yung mata. Tapos, may nagpunta doon isang unggoy na may dalawang mata. Kaya, inisip nilang siya ay kakaiba. Kaya, hindi na niya matiis at tinanggal niya yung kanyang isang mata. Isa siya talagang hangal. Bakit niya ito tinanggal? Sino ba yung hangal? Tama? Sa unang 1, chapter 3, verse 12, sinabi na hindi gaya ni Cain, na siya'y sama-sama at pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Siya ay sama-sama. Kaya nga, pinatay niya yung kanyang kapatid. Ang pinakaunang mamamatay tao ay si Cain. Doon sa Genesis chapter 4, pinatay ni Cain si Abel. Dahil tinanggap ng Diyos yung alay ni Abel, hindi naman yung kay Cain. Kaya si Cain ay nagngit-ngit at nagalit sa kanya at pinatay siya. Kaya sa mundong ito, ang mga masasamang tao ay napupuot sa mga mabubuting tao at sinusubukan silang patayin. Marami pong ganitong bagay. Doon sa Galatia, chapter 4, verse 29, subalit, kung paanong inuusig noon ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Sa Genesis, naging anak ni Abraham si Ismael sa kanyang asawang lingkod. Sa Biblia, si Ismael ay ipinanganak hindi ayon sa pangako ng Diyos. Gayon din ang mga ipinanganak ayon sa laman. Si Isaac ang ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Sinaktan ni Ismael si Isaac, kaya't si Ismael at ang ina nitong si Hagar ay pinalis. Tama po ba? Pinalis siya. Kaya ang taong ipinanganak ayon sa laman, ang taong nananampalataya subalit hindi ligtas ay isang taong ipinanganak ayon sa laman, isang taong hindi pa nabago. Kung paanong inusig nila siya na ipinanganak ayon sa Espiritu, inuusig din nila ang mga Kristiyanong ipinanganak ayon sa Espiritu. Kakaiba kung paano nila sila usigin. Ang mga reliyosong Hudyo ay kinapupuotan at inuusig nila si Kristo na sinugo ng Diyos. Inusig nila siya at ipinapako sa mga Romano. Sinabi ni Jesus dun sa Juan 15:20, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi hihigit kaysa sa dakilang ng dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inuusig, ay kayo naman ay kanilang uusigin din. Kung tinutupad nila ang aking salita, ang inyuman ay tutuparin din nila. Ang mga Hudyong umuusig kay Kristo ang pumatay sa mga apostol, nagpalaya sa tumusig sa kanila. Kung tinutupad nila ang aking salita, ang inyuman ay tutuparin din nila. Yung mga ligtas ang tutupad sa salita ng Diyos. Pinapahalagahan ng taong ligtas ang isang taong ligtas at sila ay parehong susunod. Kaya sinasabi nila na kung ang Panginoon ay inuusig, ang alipin ba ay hindi uusigin? Sa mundo kung saan kinapupuotan at inuusig yung ating Panginoon, sa tingin ba ninyo ay iibigin tayo ng mga tao? Siyempre po, uusigin din nila tayo. Sinasabi doon sa Juan 15:18-19, doon sa Juan 15:18-19, kung kayo kinapuputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuputan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Hindi kinapupuotan ng mundo ang mga taong kabilang dito. Hindi nito kinapupuotan ang mga nabubuhay ayon sa nais nito. Sinabi ni Jesus, kung hindi kung ay kayo'y hindi taga-sanlibutan,
kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Hindi may iwasan na kapuotan tayo ng mundo. Kung kapupuotan kayo ng mundo, huwag ninyong isipin na ito ay kakaiba. Sinabi doon sa Juan chapter 16 verse 2 hanggang 3, talagang darating yung oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos at ang bagay na ito ay gagawin nila sapagkat hindi nila nakilala ang Ama o ako man. Talagang darating yung oras na sasabihin ng mga taong pumatay sa mga alagad niya na naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Sasabihin nila na sila ay naglilingkod sa Diyos pagkatapos patayin yung anak ng Diyos. Inuusig nila ang mga anak ng Diyos at pinapatay sila. Sinabi nila, naglilingkod kami sa Diyos, napakalaking kasinungalingan, hindi po ba? Hindi lamang mga Hudyo ang gumagawa nito. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng Kristyanismo, hindi natin masasabi kung gaano karaming beses inusig ng mga taong naniniwala sa Diyos ang mga Kristiyano. Merong mahabang panalangin sa Juan chapter 17 na ipinapanalangin ni Jesus noong gabi bago siya namatay sa krus. Ito yung panalangin ng pamamagitan ng pinakapunong pari dun sa Juan chapter 17. Sinabi ni Jesus, ibinibigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila mga taga-sanlibutan gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Nang sabihin ni Jesus, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, tinutukoy niya na ang kanyang mga alagad ng panahong iyon. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Yung mundong umuusig at napuot kay Jesus, ito rin yung mundong napuot at umusig sa kanyang mga alagad at sa mga Kristiyano. Habang nabubuhay sa mundo, tayong mga taong ligtas ay dapat maunawaan natin na hindi tayo taga-sanlibutan. Yung buong mundo ay kabilang sa kasamaan sa Diablo. Opo, tayo ay kabilang sa Diyos at mayroon lamang napakakaunting tao na kabilang sa Diyos. At yung mga taong nagsasabi na sila ay tao ng Diyos, ay sila rin yung pumapatay sa anak ng Diyos. Sinunod nila yung Sabat, nagbigay ng ikapu mula ng kanilang sahod para sa Diyos, at naghandog para sa Diyos sa Jerusalem, ngunit pinatay nila ang anak ng Diyos. Pinatay at tinanggihan nila ang mga apostol. Maraming tao ang nagsasabi na meron silang pananampalataya, ngunit kung hindi sila ligtas, sila ay kabilang sa sanlibutan. Ang mga Kristiyano ay inihawalay sa mundong ito. Hindi tayo kabilang sa sanlibutan, kundi sa Diyos. Kaya yung mga taong ligtas ay mga dayuhan at manlalakbay sa mundong ito. Kung minsan, yung mga dayuhan ay nakakaranas ng diskriminasyon. Tama? Yung mga taong umalis sa North Korea ay itinaya yung kanilang buhay upang makatakas sa North Korea at makalaya. Ngunit may mga tao ring isinasawalang bahala lamang sila. Kaya yung buhay ng mga taong umalis sa North Korea ay mahirap. Gayun din naman, kinapupuotan ng mundong ito ang mga taong ligtas ng walang dahilan. Hindi may iwasan na kapuotan tayo dahil sa ating mga pagkakamali, ngunit minsan tayo rin ay kapuotan dahil sa tayo ay ligtas. At sinasabi sa Biblia, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipinanak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Gayunpaman, kung sasabihin natin na dapat silang maipanganak na muli, titingnan nila tayo ng kakaiba. At sasabihin na erehe, o erehiya ito, or maling pananampalataya. Lahat ng ating mga sermon ay naka-upload naman po sa internet. Hanapin lang nila po kung may mali doon sa pamagitan ng ating mga sermon. Ngunit walang mali sa ating katuruan. Inuusig nila tayo dahil kakaiba daw tayo sa kanila. Hindi natin ito maiiwasan. Hindi po talaga. Yung mga apostol at mga naunang Kristiyano ay nagdusa din ng parehong paghihirap at pag-uusig. Yung mga Kristiyano ay inusig ng mga Hudyo at Hintil. Sa panahon ng Roman Emperor Nero, maraming mga Kristiyano ang sinunog sa poste.
sinamba ng mga tao si Emperor Nero bilang Diyos. Ngunit, sinunog nila yung mga Kristiyano dun sa poste dahil hindi nila sinamba si Emperador Nero bilang kanilang Diyos. Tinuya nila yung mga Kristiyano habang sinusunog dun sa poste. At maraming mga Kristiyano ang naging pain sa leon sa Colosseum Arena. Ito ay totoong nangyari. Yung movie po ng Quo Vadis ay base dun sa totoong istorya at malinaw na ipinapakita dito kung paano namatay ang mga Kristiyano sa panahong iyon. Nang pumunta ako sa Roma, binisita ko yung underground na libingan kung saan nakatago o nagtago sa mga Kristiyano. Ito ay napakakomplikado kaya madaling maligaw dito. Kaya may harang kung hanggang saan lang kadadaan. Sinasabi na yung isang Japanese tourist na naligaw sa loob ay namatay. Kaya may bahagi lamang ng kuweba na bukas sa publiko at nakita ko yung mga nakasulat sa pader ng kuweba, ito ay inukit ng mga Kristiyanong namuhay sa kuweba sa panahong iyon. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan at ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. O kamatayan. Sila ay namumuhay sa ilalim ng kuweba. Kung mahuli sila sa labas, sila ay papatayin. Kaya kinukuha nila yung patay na katawan ng mga Kristiyano at inililibing sa kuweba. Dito siya nahimlay. Ito ay nakaukit doon. Maraming mga Kristiyano ang inilibing sa catacomb. Hindi sila nasisikatan ng araw. Nakatago talaga doon sa kuweba at hindi nalalaman kung kailan sila namatay. Ngunit patuloy sila ang nananampalataya. Maraming mga Kristiyano ang namatay sa ganitong paraan. Opo, at alam ba ninyo kung ano yung nangyari sa panahon ng Roman Catholic? Nangyari po doon sa Roman Catholic. Ito ay eksaktong nakatala sa kasaysayan ng Iglesia. Hinuli ng mga Katoliko yung mga Kristiyanong ipinanganak na muli at dinala sila sa paglilitis. Dahil hindi nila sinunod ang utos ng Santo Papa, sila ay hinatulan ng mga erehiya o huwad at pinatay. Maraming tao ang namatay gaya nito. Mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Inakala nila na kalooban ng Diyos na patayin ang mga huwad. Sinasabi ng mga Hudyo na si Jesus ay isa ring erehiya na dinaya yung mga tao. Pinagbawalan nila si Jesus na magbayad ng buwis kay Cesar na tinawag siyang hari at inakusahang nandilin lang ng mga tao. Kaya isinagawa ng mga Hudyo kay Pilato na ipako si Jesus at siya ay namatay. Gaano nga katindi yung pag-uusig na dinanas ng mga apostol? Napakatindi po. Si Esteban, siya po ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Habang siya po ay nangangaral, siya po ay pinagbabato. Si Apostol Santiago, siya po yung una sa 12 alagad na pinugutan ng ulo. At yung mga apostol ay nagdusa ng matinding pag-uusig. Sa mga Gawa chapter 24, yung mga Hudyo ay nagsanib puwersa kasama yung mga Pariseo, Eskriba at yung mga pinuno upang akusahan si Pablo kay Haring Agripa. Natagpuan namin na ang taong ito ay mapanlinlang at mapag-udyok sa kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig at isang pinuno sa sekta ng mga Nazareno. Dahil si Jesus ay isang huwad na Nazareno para sa kanila o erehiya, at si Pablo yung naging pinuno daw ng erehiya, ito yung inakusan nila ng mga Hudyo
kay Pablo upang siya'y patayin. Gayunpaman, si Pablo ay isang mayaman na Roma, o mamamayan po ng Roma. Dudulog ako kay Caesar. Kung mapaparatangan ng isang Romano, siya ay maaring litisin ng direkta sa harapan ng Emperador Caesar. Kaya si Pablo ay dinala sa Roma. At dahil tinigil pansamantala ang kanyang sintensya, ipinangaral niya yung ebanghelyo sa loob ng 2 taon. At di kalaunan, siya'y pinugutan ng ulo at namatay. Sinasabi ni Jesus, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusik at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Opo, mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil kay Jesus. Magalak po kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig yung mga propeta na nauna sa inyo. Yung mga propeta sa lumang tipan ay inusig at yung Mesiyas na ipinadala ng Diyos sa mundong ito ay pinaratangan at pinatay. Opo, si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng sanlibutan, ngunit hindi siya nakilala ng mga Hudyo at siya ay pinaratangan para patayin. At yung mga apostol ay nakaranas rin ng pag-uusig at kahirapan. Ngunit sinasabi ng Biblia, mapapalad kayo. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Kung tayo ay inuusig dahil sa Panginoon at sa Ebanghelyo, hindi dapat tayo malungkot, kundi magalak. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Nangangahulugan ito na tayo rin ay uusigin kung paanong inusig yung mga propeta. Yung mga propeta, hindi sila tinatanggap sa mundong ito. Sila ay kinamumuhian ng mga tao ng sanlibutan. Ang mga hindi ligtas na tao ng Kristyanismo ay mga tao rin na nabibilang sa mundong ito. Dahil mayroong pagkilos si Satanas, siya ay laban sa iglesia at inuusig ang iglesia. Sa Galacia chapter 16, si Pablo at si Silas ay nangaral sa Filipos. Ngunit sila ay hinuni habang nangangaral ng Ebanghelyo. Sila ay hubad at sila ay hinagupit at ikinabit ang kanilang mga paa sa panggapos at ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan. Doon ay mayroong amoy ng amag at napakaraming daga. Ngunit ano ang ginawa nila ng makahating gabi? Umiyak po ba sila? Sila ay umawit ng himno at sila ay nanalangin. Paano silang nagpuri? Sila ay nagpuri habang nakakapos. A mighty fortress is our God. Kagaya nito, sila ay nagpuri sa Panginoon. Bakit? Si Apostol Pablo, siya ay umusig sa mga nananampalataya kay Jesus at siya ay sumang-ayon upang patayin si Esteban sa pamagitan ng bato. Dati siya ay mag-uusig, ngunit kinalaunan, siya ay nagalak sa pag-uusig dahil kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tama po, kaya nga po, masaya siya habang inuusig. Magalak kayo, magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sinasabi ng Biblia na kung tayo ay inusig na walang kadahilanan upang sisihin, ito ay mayroong dakilang gantimpala. Ito ay nagpapatuloy pa rin na ang kapangyarihan ni Satanas ay laban sa gawain ng Diyos. Si Satanas ay hindi tumatanda at siya ay buhay pa. At siya ay laban sa Diyos at kay Kristo. At inusig niya ang iglesia. Saan mang lugar ipinapangaral ang ebanghelyo, mayroong pag-uusig ni Satanas na kagaya ng isang anino.
siya ay laban dito. Merong tanyag na mangangaral, maaaring kilala niyo siya, siya ay si D.L. Moody. Nang mabasa ko yung aklat tungkol sa kanya, siya po ay isang dakilang tao. Nang siya ay nagkaroon ng Bible seminar, dila niya doon yung maraming naliligaw na kaluluwa sa Panginoon. Nang yung mga kapatid ay nagpaskil tungkol doon sa Bible seminar, ang ibang tao ay nagpaskil din ng mga poster laban kay Moody. Ito yung nangyari noon. Si Charles Spurgeon, may isa rin isang kilalang evangelist sa buong mundo, nabasa ko rin yung kanyang aklat. Isang araw, umupo siya ng isang malaking auditorium at libo-libong tao ang nagsama-sama at nagtipon at sila ay nagsimula ng mangaral ng salita ng Diyos. Opo, biglang mayroong sumigaw ng sunog. Sinigaw niya yun, sunog, mula po doon sa likurang bahagi. Sinadya niyang sumigaw upang hadlangan ang Bible seminar. Kaya naman yung mga tao ay nagulat at nagtakbuhan. Ang iba ay nadaganan at namatay. Kaya't si Charles Spurgeon ay labis na nadismaya ng oras na iyon. Kagaya nito, si Satanas ay patuloy na hinahadlangan ang Ebanghelyo. Ang kanilang pagiging laban sa Ebanghelyo ay isang patunay na sila ay kay Satanas. Ito ay patunay na sila ay magdurusa magpakailanman. Sa unang Samuel chapter 2 verse 10, ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Sinasabi ng Biblia na ang mga naguusig ay madudurog. Kapag kanilang inuusig ang Ebanghelyo, ang mga Kristiyano at ang mga iglesia, nangangahulugan ito na sila ay laban sa Diyos. Sila ay dudurugin ng Diyos. Hindi nila nalalaman na ang kanilang kasalanan ay napakalaking kasalanan na maaring gawin ng tao. Ito ay mayroong tiribling paghukom. Kaya nga, dun sa Filipos, chapter 1, verse 28, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan. Ngunit ng inyong kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan. Sila ay sumulat sa mga kapatid sa Iglesia ng Filipos. Si Pablo ay nangangaral ng Ebanghelyo kasama si Silas ay ibinilanggo at pinugbog. Kaya ang Iglesia ng mga naligtas ay nagsimula rito sa pangangaral ng Ebanghelyo at mayroong patuloy na pag-uusig sa Iglesia ng Filipos. Kaya sinabi ng Biblia at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan. Ito ay nangangahulugan pong huwag matakot. Tingnan natin sa ikalawang Tesalonika. Hanapin po natin sa ating mga Biblia. Maaring yung ilan ay inaantok na. Tingnan natin ikalawang Tesalonika. Chapter 1, verse 6 hanggang 7. Ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 6 hanggang 7. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo at kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Ang mga nagpapahirap sa inyo, sila yung mga umuusig sa atin. Sa pagkatunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Nangangulugan nito na ang matuwid na Diyos ang magsusukli. Yung mga inuusig ay susuklian ng Diyos sa pamagitan ng walang hanggang kapahingahan.
Ang mga dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang kahirapan sa mga naligtas na Kristiyano ay upang sanayin tayo spiritually. Ang ating pananampalataya ay lalakas sa pamagitan ng kahirapan. Nangangahulugan nito na ipinahihintulot ng Diyos ang kahirapan upang sanayin tayo. Kung walang digmaan ay walang mananalo. Katulad nito, kung walang kahirapan ang Kristiyano ay hindi masasanay. Sinasanay tayo ng Diyos sa pamagitan ng iba't ibang kahirapan. Tingnan natin doon sa 1 Pedro chapter 2 verse 21. 1 Pedro chapter 2 verse 21. 1 Pedro chapter 2 Unang Pedro chapter 2 verse 21. Basahin natin. Sapagkat tukol dito kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sapagkat tukol dito kayo'y tinawag para saan? Ang tinawag ay nangangulugan tayo ay naligtas, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo. Ang Panginoon, siya ay nagdusa para maligtas tayo. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang yapak. Ang Panginoon ay nagdusa para sa atin. At tayo ay nagdurusa para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Kaya tayo ay sumusunod sa yapak ng pagkihirap ni Kristo. Maaring mayroong pawis, luha at dugo sa bawat yapak ng ating Panginoon. Si Pedro ay sumunod dito. Si Apostol Pablo ay sumunod din sa yapak na ito. Maraming mga ministers ng Panginoon at mga kapatid ang sumusunod sa yapak na ito hanggang ang pawis, luha at dugo at mga yapak nito ay dumanak sa kanilang mga katawan. Gaano ito kadakila? Tama po ba? Kung tayo ay sumusunod sa yapak ng kahirapan, ito ay kaluwalhatian. Kaya sa Roma chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin ng mga kasama niya. Tayo ang mga tatanggap ng walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo, kaya dapat rin tayong magdusa kasama ni Kristo sa mundong ito. Ang mga taong ayaw ng pagdurusa ay ang taong ayaw rin ng kalwalhatian, kaya dapat tayong magalak sa pagdurusa mula nang tayo ay maligtas. Magalak kayo, tayong mga nagdurusa upang luwalhatiin natin ang Panginoon. Doon sa 1 Pedro chapter 4 verse 12 hanggang 13. 1 Pedro chapter 4 verse 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Mahigpit na pagsubok upang kayo'y subukin. Ito yung pagdurusa. Ipinahintulot ng Diyos ang pagdurusa sa gayon ay masusubok ang ating pananampalataya. Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok. Bagamat sinisikap nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos pagkatapos nating maligtas, bakit kailangan pa rin nating magdusa? Bakit mayroon ng ganitong pag-uusig? Gaya ng sinabi niya, huwag kayong matakot. Ito ay natural na nangyayari. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Kaya dapat tayong matuwa at magalak na iniisip na tayo ay luluwalhatiin namang kasama ni Kristo. Tingnan natin dun sa 1 Pedro, nasa 1 Pedro na rin naman po tayo, chapter 5 verse 10. 1 Pedro chapter 5 verse 10.
At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na inyo'y sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yung Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag kay Kristo, ibig sabihin ay maligtas. Ang kanyang walang hanggang kalwalatian, ibig sabihin naman nito ay maligtas upang tayo'y makapunta sa walang hanggang kalwalhatian. Tayo ay mapapanumbalik sa pamagitan ng pagdurusa, ang ating pananampalataya ay unti-unting magiging ganap. Ang pagkatao natin bilang anak ng Diyos ay magiging mature, mapagpapatibay. Yung ating pananampalataya ay dapat lumakas, magpapalakas sa inyo. Ang taong hindi nasasanay sa pagdurusa at hindi man lamang nagdurusa ay umuuga kapag nakakaharap siya ng kahit na maliit na pagdurusa. Hindi po ito maganda. Kaya sinasanay tayo ng Diyos sa pamagitan ng iba't ibang mga pagsubok. Kaya ang ating pananampalataya ang magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kaya nalalaman ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya kapag sila ay nasa pagdurusa. Hindi nila nalalaman ang kanilang pananampalataya sa maayos na sitwasyon. Nalalaman natin ito kapag tayo ay dumadaan sa mga pagdurusa at kahirapan. Kung bubuksan po natin sa ating mga Biblia, sa Job chapter 23 verse 10, nakasulat dito, ngunit nalalaman niya na ang daang nilalakaran ko kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Ang ginto ay may karumihan bago ito maging dalisay na ginto. Pagkatapos mahukay ang ginto ay mailalagay ito sa hapoy, maglalagay ng kemikal at mailalagay sa hurno at ang dumi nito ay naalis at naiwan na lamang yung dalisay na ginto. Nalaman niya na ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ako'y lalabas na parang ginto. Gaano ba sinubok si Job? Kapag ako'y kanyang nasubok, si Job ay ibang-iba bago siya sinanay at pagkatapos na siya ay sanayin, tiyak po magkaiba. At sinabi ni Apostol Pablo sa mga gawa, chapter 14 verse 22, sa pamagitan ng maraming mga kapigatian, ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. At dun sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 17, magaan at panandaliang kapigatian. Ang kapigatian ay panandalian lamang. Magaan at panandaliang kapigatian. Ibig sabihin nito ay magaan. Ito ay para ihanda tayo para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Ibig sabihin, ang kapigatian ay panandalian at magdadaan lamang. Subalit, yung kalwalhatian ay walang hanggan. Inihahanda tayo para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian kung huwag po ninyong isipin na dahil hindi natin kasama ang Panginoon, kaya nagdurusa yung isang Kristiyano. Hindi po. Gaano ba nagdurusa mismo si Jesus? Di ba nagdusa siya? Gaano rin nagdusa yung mga apostol? Yung mga martir? At yung mga pinagpapatay ng mga unang banal? Ito po ay dahil hindi nila kasama ang Panginoon, kaya sila nagkaganon? Hindi po. Ipinahintulot iyon ng Panginoon para sanayin sila at upang bigyan sila ng malaking kaluwalhatian. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig yung mga propeta na nauna. Dito, ang gantimpala ay kaluwalhatian. Kaya ito po yung pitong uri ng mapapalad na nasa Mateo chapter 5.
yung taong may espiritual na katangian ni Kristo bilang mga anak ng Diyos ay pinag-uusig kahit na sila'y may tatak ng pagiging anak ng Diyos. Sila ay maaring magdusa para sa Panginoon, kaya sinasanay ng Diyos ang mga Kristiyano at ginagawa silang mga karapat-dapat na makapasok sa kaluwalhatian. Ginawa niya kayong tao na karapat-dapat at walang hanggang, para sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaya ang mga Kristiyano ay may pagdurusa, pag-uusig kapigatian, subalit sa ganitong mga sitwasyon ay iniingatan tayo ng Panginoon at sinasanay. Kaya anuman mangyari, wala tayong dapat na ipag-alala, ikatakot, dahil bibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang kaluwalhatian. At sinabi rin niya na kapag mayroong kapigatian, at pagdurusa, ang Espiritu Santo ng Diyos ay kasama ng taong iyon na nagtitiis sa pagdurusa. Kaya anuman yung mangyari, kung ang mga Kristiyano ay handa nang harapin ang kapighatian at pag-uusig at tahimik na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang Panginoon ay isa sa atin na tutulungan tayo na maging matagumpay sa lahat at magiging kabahagi ng kanyang walang hanggang kalwalhatian. Manalangin na po tayo. Mabagin namin amang Diyos, nabag at inibig mo po kami na lumakad palayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan at pinatawad ng Panginoon ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamagitan ng mahalagang dugo na dumalak sa halip na sa kami. O Diyos na nagligtas sa amin nang wala kaming anumang ginawa, salamat po Panginoon na itinuring kaming mga anak ng Diyos ay binigyan kami ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Dalangin po namin nawa sa natitira naming buhay ay baguhin mo po kami araw-araw bilang mga taong karapat-dapat sa pagsunod sa salita ng Diyos at papasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay sama-sama po kaming napag-aralan na ang mga taong may Kristiyanong katangian ay pinag-uusig para sa Panginoon. Pinag-isipan po namin ang salita ng Diyos na nagsasabi na magala kami kapag kami ay pinag-uusig para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Naniniwala po kami na sa muling pagdating ng Panginoon ay palalayain mo kami mula sa lahat ng mga pagdurusa at pahintulutan kami sa iyong walang hanggang kalwalhatian. Para sa aming mga kapatid, maging sa kanilang mga kahinaan, samahan mo po sila at tulungan sila sa kanilang buong buhay na sumunod at umasa sa Panginoon. Sa gayon ay mapagtagumpayan nila ang lahat ng mga bagay na makapamuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Pamunuan at gabayan mo rin po sila, gayon ay mapagtagumpayan nila ang lahat ng mga kasinungalingan at mga kasalanan ng mundong ito. Mangyari po nawa ang lahat ng ito, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.